Nagtipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain yun rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Aminin muna natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuris. Oh,
sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taong binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pangindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 5,000 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bangawat patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nahahayag na, ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod sa gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
kapangyarihan, katotohanan at buhay, amay sa aking matatanaw. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po niyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot sa Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di at hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakakita sa akin, nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabang ipapakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka pa naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniniwala kayo dahil sa mga gawain ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pumunta na ako sa Ama at umanghilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Napakaganda pong isipin, halimbawa, na nakakagaan kung ano man yung ating ginagawa sa buhay. Kung kaya nga po, marami sa atin hindi lamang nagpapasalamat, kundi humihingi pa ng lakas upang mapapaganda ang buhay. Pero po mga kapatid, tandaan po natin na halimbawa po pag tinitingnan natin ang ating altar, merong magagandang bulaklak. At maganda pong tingnan, tayo po'y nagagalak at nasisiyahan pag nakikita natin ang magagandang bagay. Pero bibihira din po sa atin, siguro ang may malalim na pagninilay, bago pa po natin makita o maamoy kung merong maamoy ng mga bulaklak, maging sa ating mga tahanan, ay sangkatutak na prosesong pinagdaanan nito na maging ang lupa ng iba'y pinagdidirihan ng init ng araw na inaayawan noong pagdidilig ay kasama po ito sa proseso bago pa po natin makita ang kagandahan ng isang bulaklak. Sa kapanahunan po natin ngayon, maraming gusto ng instant. Kaya po maraming mga bilihin ang instant na makakain at maiinom. Hindi na po tulad noon na bago po tayo makakain ng ating mga kanununuan, ay talaga namang pumunta ka pa sa bukid at mamimitas ka pa na iyong haharbisin at bago lulutuin. Sa proseso, may dadaanan ka pang init ng araw, maglalakad ka pa. Medyo napakaganda dahil at least, bago ka kakain, nakapag-exercise ka. Kukuha ka ng panggatong. Kukuha ka at magigib ka ng tubig sa balon o kung saan man. Kung kaya nga po merong prosesong pinagdadaanan. Pero kakaiba po sa ngayon. Ngayon, hindi na po masyado nakakagalaw ang tao. Maging sa kwarto mo, makakarating na ang pagkain mo, tatawag ka na lamang o magte-text ka na lamang. Ipapadaan mo na sa Grab o kung ano pa. Ihahatid sa iyo. Ito po ay nagiging lifestyle na ngayon.
Kung kaya't marami po sa atin ay nawawalan na o nanghihinaan ng pasensya. Hindi na sila makakapagpasensya na kung ating kukumpara sa dinanas ng ating matununuan, ay talaga namang pinaghihirapan bago pa makuha ang kasaganaan ng buhay. Kung kaya ang hapo, ito din po yung mga katanungan ni San Felipe. Pakita nyo na sa amin ang Ama. Na ibig sabihin po, this is a beatific vision na napakaganda sa piling at pananahan ng Ama. Biruin mo makikita na natin ang harap-harapan ng Diyos Ama. Sinong may gusto? Palagay ko po, walang magtataasan kung sinong may gusto kaagad na makakita sa Ama. Because this is a beatific vision at alam po natin ano ang pagdadaanan. Anong pagdadaanan ito? Sinabi nga ng ating Panginoong Kristo, kay Tomas, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ano po ito? Tandaan po natin mga kapatid, tayo pong lahat na mga tao ay vulnerable. We are all vulnerable. We are all subject to vulnerability. Kaya nga po, sa mga matatanda na masilan, pag may nabanggit ka lamang, ilang din ang magugustuhan ng mga salita, magtatampo ka na. At kung mayroong mga nag-aaway, ang hirap pagkagagulian. We are all vulnerable pag ika'y masaktan. Pero yun po ang katotohanan that we are all vulnerable. Vulnerable ang isa't isa sa atin. Yan po ang ating pagkatao. Pangalawa po, we are all subject to pain. Lahat po tayo ay makakaranas ng pait, sakit sa buhay. Kung nakakaramdam tayo ng sakit, ibig sabihin tayo po ay tao. We are all subject to pain. We are all subject to any sufferings and pain. Lastly, of course, tandaan din po natin kasi dito po nagsisimula ang ating paglalakbay ng malalim ng ating spiritual na buhay nang matanggap natin araw-araw that we are all subject to death, na merong katapusan ang ating buhay. Ngayon, tandaan po din natin, lahat pong ito'y dinanas ng ating Panginoong Kristo. Naging vulnerable siya. Mula pa ng pagkabata, maraming gustong pumatay sa kanya kung kaya't itinakas siya papunta sa Ehipto. That's how vulnerable our Lord Jesus Christ was in His humanity. Jesus Christ was also subject to pain and suffering. Siya po ay nasaktan ng halimbawa hindi lamang physical, psychological, emotional, nang inabando na siya ng kanyang mga mismong kaibigan at kasama araw-araw maging mga apostoles. And lastly, of course, our Lord Jesus Christ was subject to pain on death. Ano pong ibig sabihin natin? Tayo po'y dumudulog sa Jesus Nazareno, pasan-pasan ang cross. Yan po ang kahulugan. Ang cross ay simbolo ng atin mismong pagkatao. That we are all vulnerable, subject to pain and death. Anong ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo? Sumunod kayo sa akin. Come, follow me. Take up your cross. Take up your humanity. Dalhin ninyo ang inyong pagkatao. Sundan ninyo ako. Marami po sa atin ang Kristiyano na napakalayo ang cross as gusto lamang titigan ang ating Panginoong Kristo, ayaw nilang maranasan ang pagpata ng buhay. Pero hindi po ito ang totoo. Lahat po tayo itadaan sa sinabi ng ating Panginoong Kristong katotohanan na lahat po tayo'y magbata. Lahat po tayo ay makakaranas ng pagit at sakit. Pag hindi po natin maranasan ito at sasabihin mo, kasinungalingan po iyan. Kaya nga, ang hamon sa atin ng ating Panginoong Kristo, come, follow me. Come, take up your humanity. Dalhin ninyo ang inyong pagkatao
sumunod kayo sa akin patungo sa Ama. Na ibig sabihin, hindi lamang po siya ang ating Panginoon nang titingnan, kundi sundin at hindi lamang sundin, pananahanin sa ating puso at buhay. Kasi maraming sumusunod pero hindi dinadala ang cross na inahamon sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Kung kaya nga po, bago pa natin makapiling ang Ama tulad ng inahanap at tinatanong ni San Felipe, ipakita mo sa akin, ipinakita na po ng ating Panginoon Jesucristo ang totoong pagdadala ng buhay na lahat po tayo makakaranas nitong pagiging vulnerable at ito'y dapat pumapasok sa ating kaisipan na hindi tayo magmamayabang dahil lahat tayo din ay nasasaktan at makakasakit. Kung kaya't babantayan natin itong mga tendency na ito. At lahat po tayo, of course, sa bandang huli, that we are all subject to death. Merong kamatayan. Pero alam din po natin, sa pangako ng ating Panginoon Jesucristo, nakasama din po niya tayong mabuhay tulad ng nangyari sa kaniya. Kung kaya nga, dala-dala natin ang ating pagkatao, magsusumikap tayong ang Diyos ang, na siyang nananahan sa atin dahil nananahan tayo sa Kanya, sama-sama tayong magpapasan ng ating cross at ito yung cross ng ating pagkatao. Tandaan po natin mga kapatid, marami po sa atin ay naghahangad na magiging superhero, natutuwa tayo pag pinapanood. Pero dapat tayong mamangha at lalong magalak dahil being human in itself, that we accept this, we are all super. Because Christ teaches us daily the way, the truth, and the life. Magsitayo po. Mga kapatid, manalangin tayo para sa pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni San Felipe at Santiago. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkulin, magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa inyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakakilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inahahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aayin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. At ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya natitabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Felipe at Santiago, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos ay pahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkarooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesucristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalatay na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang naman tayo ng katawan at ugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief and Fund na pinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral nakabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 SC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang informasyon, tulong pinansyal ng edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang ay pamalagiin mong dalisay sa buong naming pagkatao kaisa ni na Apostol San Felipe at Santiago. Kami naway marapatin mong makakakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kalinman sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko kayo habang iginagawad ang pagpapaspas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay magagawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni na San Felipe at Santiago ngayon at magpas sa walang hanggan.
Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ng inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay magpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayo taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni San Felipe at Santiago. Salamat sa Diyos.